everyone, i-share ko naman paano ako maggata na hindi ginigisa. Yan, maglalagay tayo ng sabaw. Ano bang ginagamit ko pag wala kayong gata, nanyog, or katang gata, coco cream? Ang ginagamit ko ay baliktad pa pala. Ito, Nor ginataang gulay. Hindi po ito sponsor, pero pwede akong maging sponsor yan. Dalawang sachet gagamitin natin, pero isa muna ang ating lalagay para lutuin natin itong ating mga talagay na gulay. Ano bang inuuna ko? Siyempre, lalagyan natin siya ng sahog, ating daing. Yan. Lalagyan natin yung daing. Lalagyan din natin ng sibuyas. Bakit malalaki? Ganyan po talaga pag may bawang siya at may luya. Alam, puro pinitpit lang po yan. Tapos, ang ating kamatis. Yan. Lalagyan natin siya ng patis. Yan. Mamaya natin, lagyan ng ibang pampalasa. Kung kinakailangan pa, lagyan natin ito. Ito ay powdered onion, garlic, at pepper. Pinagsasama ko na yan kasi isa na lang naman yung kulay niyan. Tapos, ano bang unahin ko? Ilalagay ko na itong ating kangkong. Ang gata, mas maganda pag lutong-luto. Kaya inuuna ko yung kangkong kasi yung kasano dyan, yung papaya at kalabasa. Yan. Maluluto na po siya ng kusa. Iiwan po natin yan para maluto. Panghuli natin yung kalabasa kasi mas mabilis siyang maluto. Ito matagal, medyo may matigas ang kanyang pagkagulay. Kaya kailangan siyang lutuin muna. Mamaya natin lagyan ng konting suka. Yan, lutuin muna natin yan, itong dalawang gulay na yan. Tapos lagyan natin yung ibang lalagay pa natin. May kalabasa tayo. At saka kung magpapalasa pa tayo, hindi. At yung dagdag na ginataang gulay para mas masarap pag dalawa lang. Kasi medyo marami yung gulay. Pero pag konti lang, okay lang yung isang sachet. Natin, yan, kita yung kumukulo. Madali lang maluto yung gulay. Pero mas maganda pag lutong-luto yung kangkong. Kasi gata yan. Pag hindi masyadong luto, kakaroon tayong problema sa tiyan. Yan, lalagyan na natin yung ating pangalawang gata. Pwede kang magdagdag ng sabaw kung gusto mo pa. Lalagay na natin itong ating kalabasa. Lulutuin na natin itong kalabasa. Dagdag tayo konting patis kasi yung daing maalat-alat na yan. Hinaan mo na lang yung apoy hanggang maluto yung gulay niya. At dito, maglalagay tayo ng yung aking kamay ay nakikita. Kunting suka. Takpan natin at hinaan na yung apoy. Tapos, balikan natin pag luto na. Yan, balikan natin. Luto na siya. Meron na tayong masarap na ginataan. Ginataang gulay. Yan, paibabaw na natin yung ating dahon at saka ating sahog dahil lutong-luto na yan. Yan, nagkalasa na siya. Yan. Paibabaw natin yung ating yan, talbos ng or dahon ng kangkong. Yan, meron na tayong ginataang gulay. Napakasarap po yan. Hindi po yan ginisa. Kung gusto mong mas malasa pa, ginagawa ko yung kalabasa. Pag malambot na, or sobrang yung mga sobrang lambot, pigain mo lang or mas mo lang siya para mas masarap. Ayan. Siyempre, iba-iba pa rin po yung totoong gata. Yung talagang gata ng nyug. Pero pag wala kayong mabilhan at gusto yung mag-gata, yan, ito yung pwede natin gawing alternate na
panggata. Yan, masarap po yan. Pwede niyong gayahin at hindi po yan ginisa. Kita niyo naman kung paano po niluto ang ating menu, ang aking recipe yan. Sana ay nagustuhan mo at pwede mo nang gawin yan. Ipatikin mo na sa iyong pamilya yan. Maraming salamat at God bless.